Honda ESI 1995. Di ko sure kung sa 89,000 kay ba eh sulit yung pagkakabili niya rito o or lugi. Isa-isahin po natin yung kanyang mga problema. Para sa akin kasi medyo napamahal yung anak ko rito eh. Ito yung mga problema niya eh. Sa labas, yan. Ito, may bumper to, kaya lang tinanggal ng anak ko eh. Kasi nalalaglag daw. So hindi ko pa na-check talaga kung ano yung problema niya. Kung saan banda yung sabita na sinasabi niyang natanggal. Hindi ko rin sure eh kung magkano pa magagastos talaga na ito lahat bago ito umayos-ayos yung itsura na itong panlabas. So dito naman po tayo sa loob. Isa-isahin din natin. Pero sa makina na naman po niya, tsaka yung andar niya, maganda. Tapos yung may aircon naman po, kasi pinaayos na rin ng anak ko eh. Pero nung nakuha to, after ng ilang weeks lang, nawala na yung lamig. So pinaayos niya na. So ngayon malamig na siya, okay na siya. Ganda na yung andar niya. Lamig na yung aircon, kaya lang eto ang problema, napakaraming dapat ayusin. Yan. Kasi nung time na binili ito ng anak ko, wala ako rito eh. Hindi ko siya nasamaan. Yung mga nabanggit ko sa kanya dapat tignan, dapat i-check, okay naman daw. Hindi ko lang alam, siguro dahil na-excite din yung anak ko na yun. Magkaroon ng kotse, kahit namumurahin. So nakita niya lang sigurong umandar, tapos may aircon, may konting lamig, okay na. Nung makita ko to, napansin ko bakit nagkaganito. Naisip ko kaagad, ito, pinasok ng tubig. Kaya nagkaganito-ganito. So nakikita kong dahilan dito kanina, nung time na makita ko to, etong mga moldings. Yan. Parang nagkaroon na siya ng kalawang sa ilalim. Hindi ko lang sure kasi hindi ko pa siya tinatanggal. Or maaaring dito sa gilid na to naman dumaan, papasok sa loob. Yan. Eto malupit. Kahapon ko lang siya na-drive eh. So kahapon ko lang din nalaman na tataka kung bakit umiikot to. Yung pala, sabi ng anak ko, lost thread na yung thread na itong handle. Kasi chinek ko naman itong dito, okay naman yung thread niya. So ito ang problema. Dito sa part na to, siguro madali lang to. Bibilan lang ng handle, okay na. Gawa sa aluminum. Tapos, wala siyang car stereo. Meron siya pero hindi naman umaandar. Ang dami niyang problema. Para sa akin naman, medyo challenging to. Itong kotse na to kasi kahit papano, mahilig din ako sa kotse. Tapos meron naman akong konting alam kung paano mag-repair. So siguro, utay-utayin ko na lang. Dadaanin ko yung mga kaya kong repairin dito. Sana sa mga viewers na mahilig sa sasakyan, sana subaybayan nyo itong mga video na gagawin pa namin dito sa sasakyan. Baka sakaling makatulong rin sa inyo, makakuha kayo ng mga
tips sa amin kung saan nabibili yung ganito, yung mga ganyan, or may re-referin na kaya ko naman, papakita ko rin dito sa video na to. Tapos doon naman sa mga gustong kumuha ng second hand na sasakyan at mga first timer po na magkakaroon ng sasakyan tapos second hand ang kinuha, i-check nyo po maigi yung mga dapat i-check, gaya po ng unang-una sa makina kung meron bang leak yung makina. O nga pala, speaking of makina, tignan natin yung makina, papakita ko sa inyo. Hindi naman po ako mekaniko, pero kahit papano may konting naiintindihan lang din tungkol sa makina at sa pag-maintenance. Uy, yun ang problema. Nawala po yung kanyang pantukod dito. Ayan, ito ang itsura ng engine bay niya. Wala naman siyang leak sa makina niya. Wala rin siyang leak dito sa top cover niya, sa bad cover. So, fairness naman dito sa sakyan na to. Maganda po siya manakbo. Maganda yung under niya. Yung makina, kung wala nga bang leak yung mismong block ng makina, okay pa yung kanyang mga pyesa-pyesa ron. Daan nyo po sa humps na huwag nyong minuran para malaman nyo kung may mga kalantog ba yung pangilalim. Tapos yung mga pinto, hindi ba siya mahirap isara, hindi siya mahirap buksan. Tapos ganun din po yung sa compartment, sa likod, tapos dito sa loob. Yung mga signal niya, headlight, wiper. Todo niyo po yung aircon, mas maganda po kung sa oras ng init, tangali, mga ganyan. Tapos kung may time pa kayo, dalhin niyo po sa mga gasolinahan na meron pong lifter. Paangat niyo po, silipin niyo po yung ilalim ng sasakyan. Check niyo rin po yung mga ilalim nitong mga interior, yung mga ganito. Malalaman nyo na po yan kung yan po ba ay nalublob sa baha. Kasi pag hindi po nalublob, pag nalublob po ng baha yan at hindi po na-detail na maayos yan, kurado makikitaan nyo po ng mga putik-putik yan, tapos amoy burak. Yan, i-check nyo po yung mga ganun. Pagka-into nyo po, silipin nyo na naman po yung ilalim. Kung may tumutulo ba sa ilalim na pinagintuan niya, tsaka yung bago kayo umalis, i-check nyo po doon sa pinestuan niya kung may mga patak ng langis or tubig, kung saan galing yung tubig. Malimit naman po may tubig kasi yung galing sa moisture ng aircon. Yung po minsan ang makikita nyong basa sa ilalim. Okay lang po yun. Pero kung yun po ay langis, hindi nyo atin alam kung langis, brake fluid, or power steering fluid, basta may leak po na hindi siya tubig, tignan nyo po maigi. So, sana po samahan nyo po kami sa mga susunod pang videos. Tsaka po dun sa mga gustong mag-DIY lang din sa mga sasakyan nila, baka po makatulong din po sa inyo itong pagre-repair namin dito sa sasakyan. Kasi utay-utayin ko lang po talaga yung pag-repair na ito. Ako na lang din po gagawa ng mga kaya kong gawin. Kaya nung yung kanyang mga bulutong tinatawag. Ayan. Ako na lang po magre-repair niya.
Ako na rin po magpipintura. Magpapalit ng mga ganito, moldings. Yan. Tsaka yung sa pinto. Okay guys, eto na yung finished product ng ating ginawang repair dito sa body. Eto yung part na nabutas dahil kinain na ng kalawang. So nagsimula siya magbulutong, tapos so ang ginawa ko rito is kinutkot ko muna yung natutuklap na pintura hanggang sa lumabas yung mismong bakal niya. Tapos wire brush niliha hanggang magkulay puti na yung bakal. Yun. So bago siya minasilya. Pagkatapos ng masilya, primer na spray paint, since low budget restoration to, kaya puro spray can lang yung ginamit. Wala kasi kaming air compressor. So ginamitan ko siya ng Bosni primer na gray, tapos masilya, tapos primer ulit. Makita ko na flat na yung kanyang surface. Tinira ko pa siya ng isang beses ng primer ulit. Then after liha, ayan. Inano ko na siya ng finishing na white. So walang available na ganitong kulay sa spray can, kaya white na lang muna. So sa ngayon, re-restore ko lang muna yung mga dapat restore, kasi kung hindi, mapabayaan to. Uubos yung kahan natin sa kalawang. So ito yung part na yun. So okay na siya. Ayan. Wala na yung bulutong niya. Ganun din ang ginawa ko rito, mga sir. So ganun ang ginawa. Wire brush, niliha, masilya, primer gray. Hindi pa okay yung masilya nyo. Masilya nyo ulit, liha, tapos primer gray ulit. Pag nakakita nyo flat na yung surface, yan. Pwede nyo pang tirahin ulit na isa pang hagod ng primer. Tapos lihain nyo ulit. Tapos pwede nyo na siyang i-finish ng white. Kung ano mang kulay yung ano, dito sa akin kasi white. So pininis ko na siya ng white. Dito naman tong part na to. Ito yung may malalim eh. So inabol ko pa siya ulit ng masilya. Ayan. Tapos niliha ko siya. Ngayon okay na siya. Para sa akin okay na to. Kasi flat na yung surface niya. So isang buga pa ng primer. Tapos lilihain ko siya ulit ng 1000. Tapos ako siya ipipinis ng white. Ayan. Tapos dito naman sa part ng puwet. Bali, wire brush ko rin siya buo. Tapos kinutkot ko lahat ng mga nakaangat na pintura hanggang doon sa kabilang side. Tapos yung may mga kalawang, in-steel brush ko maigi, niliha hanggang sa lumabas yung puti. Then after noon, yung may mga part na may mga nabutas, minasilya ko. Pagkatapos ng masilya, niliha. So okay na sa akin yung finish ng masilya. Ayan. Tinira ko na siya ng primer. Bali, pangalawang patong na to. So, isang patong na lang na primer. Then, ipipinish ko na to ng black. Kasi yung gusto ng anak ko, black ang kulay. So, ayan. Sir, pag nakakapaan nyo po na medyo magaspang pa, lihain nyo pa po ng konti, pero huwag nyo po masyadong tiinan para naman hindi maubos yung ating primer. Kasi kung masyado naman siyang numipis, uulit na naman tayo sa pagpa-primer. Kailangan po bago tayo magpatong ng ating finish, nandyan pa po yung ating primer na gray. Kasi mas matibay po yung kapit ng ating finish kapag yung ating primer, nandyan pa.
So dito mga guys, mga sir, 1,000 na itong ginagamit kong liya. Pang-finishing na siya actually. Pwede na rito sana mga 800, 600. Pero wala naman akong liya na 600, 800 na ubus na. So 1,000 na yung ginamit ko. So ito, patutuyuin ko lang to. Okay na yung kinis niya. Patutuyuin ko lang sagdali ito. Tapos bubugahan ko na ito ng puti. Nga po pala mga sir, ito po yung ginamit kong spray dyan. Spray painted can. So, ito po. Primer. So, itong dalawang to, pampinish na sila. Ayan. May dintay lang po itong Bosni. So, lahat po sila ay automotive car paint. Ayan. Automotive finishes. So, pwede talaga sila sa sasakyan. So, kung gagamit po kayo ng spray paint, mag-DIY rin kayo ng inyong sasakyan, so, mas maganda po ito ang kunin nyo. Bago nyo po sa gamitin, alugin nyo muna po sa maigi. So, bubugaan ko na po itong part na to. Kasama yung dito. Ayan. Lahat ng likod. So, bago nyo po sa ibuga ng direkto sa sasakyan, testing nyo muna po sa kung saan nyo pwedeng i-testing. Ayan. Baka po kasi buo-buo yung lumabas. So, alugin nyo po muna sa maigi bago nyo siya ulit. Ayan. Ito, pwede na natin simulan to. Nga po pala, lagyan nyo ng lining yung inyong boundary kung hanggang saan yung bubugahan nyo para hindi madama yung ibang kulay. So, dapat po ay sa pag-i-spray, huwag nyo pong ulit-ulitin kaagad kasi baka po tumulo yung inyong pintura. Pag masyado siyang naparami, tsaka masyado siyang malapit. So, katamtamang layo lang po, distansya nung inyong pintura at saka ng inyong pipinturaan. Ayan. So, bago nyo po siya patungan ulit, antayin nyo muna ng matuyo-tuyo siya. Dito nakalagay sa lata, 2 to 3 minutes po ang waiting time bago mag-spray ulit. Pero hindi po mangyayari kung sakaling makulimlim or malamig yung panahon, dapat mainit. Na mainit yung panahon kagaya ngayon, mainit na. So, maya-maya after 3 minutes, pwede ko na siyang patungan ulit. So, bubugaan ko lang muna po itong ibang part. So, ito na yun mga sir. Na first coat ko na siya ng black. Ito na yung finish niya, black. So, patuyo-tutuyuin ko muna yan. Tapos, mapatungan ko pa ulit. Medyo uminit na, kaya susundin na lang natin yung 3 minutes, pero gagawin kong 5 minutes bago sa patungan para tuwing-tuwo na siya. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. Thank you po. Comment na lang po kayo, subscribe at saka click nyo na lang po yung notification bell para kung gusto nyo pong masubaybayan yung mga susunod na videos na gagawin namin dito, makasali makatulong. Welcome po. Welcome po sa channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na videos po. Thank you.